Kumusta kayo guys? Share ko lang sa inyo itong nabili kong ball race bearing. Sabi kasi ng seller sakto daw at compatible sa CB125 kaya binili ko ito. Alam naman natin na mahirap maghanap ng pyesa ng CB kaya naisipan ko maghanap ng kasukat o compatible sa ating CB125. Let's check this out guys kung totoongang compatible ito sa ating CB125. Medyo may pagkakaiba nga lang ta guys sa ibang ball race bearing na nabibili sa mga shop. Kung mapapansin nyo, plastic na yung nakahawak sa bulitas, hindi na bakal. Tara at umpisahan na natin yung pagkakabit nito sa ating CB125. Umpisahan natin sa pagtanggal ng brake lever at clutch lever ng ating motor. Kaya ko nga pala tinanggal ang manubela guys ay upang di na madagdagan pa ang gasgas ng tank ng aking motor, gusto ko rin kasing pinturahan ito kapag nagka-budget ako. Sunod na natin ang headlight ng CB125. Sunod natin ba klase ng mga connections tulad ng ignition key, speed meter at headlight wire connection. Sunod natin yung apat na bolt na nakakabit sa mounting ng headlight ng CB125. Dahil wala akong makitang kasyang socket wrench sa aking tools para sa bolt ng T-post ni CB125. Gagamit tayo ng ibang paraan. Ito na lang guys ang ipang pipihit natin sa bolt ng T-post. Sunod natin guys yung dalawang bolt sa magkabilang gilid ng low wearing crown. Tingnan nyo guys, napakaikli talaga ng mga bolt na kasama sa binibenta nilang low wearing crown. Sana naman habaan ng konti para di madaling ma-lost thread ang pasukan ng bolt. Pwede na natin tanggalin ang low wearing crown. Nakalimutan ko, may washer pala ito, tumalsik tuloy. Then guys, tanggalin natin itong lock nut T-post ng CB125. Sunod naman natin tanggalin itong dulong. Sunod naman natin ang tapaludo. Ito ay may dalawang bolt sa magkabilang gilid. Gamit ang size 12 socket wrench, luwagan natin ang bolt na naghihigpit sa inner tube upang matanggal na natin ang inner tube. Siya nga pala guys, kailangan nating tanggalin itong size 8 bolt na ito, upang matanggal na natin ng tuluyan ang mounting cover ng headlight ng CB. Oops, nakalimutan ko pala itong speedometer cable ng CB, kailangan din natin itong i-disconnect guys o tanggalin muna. Dito naman tayo sa kabilang inner tube or front shock ng CB125. Dahil natanggal na natin ang dapat tanggalin, matatanggal na natin ang T-post ng CB125. Guys, tandaan, may upper at lower bearing ito. Kapag ang bearing ay hindi sumagad kagaya nito, ibig sabihin lang ay pang upper part ito, ang pang lower part ay sumasagad sa ibaba ng T-post. Kaya nga lang kailangan natin itong itulak pababa dahil may kasikipan din ito. Dito guys, pinukpok ko ito ng bahagya para sumagad ito hanggang sa pinaka-ibaba.
Kagaya nito guys, kung mapapansin nyo ito ay sagad na sagad. Ito nga pala yung knuckle bearing na ginamit ko. Mukha namang ayos pa pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang itong sumisikip kaya tumitigas ang aking manubela. Kabit na natin itong outer race bearing sa ibaba at itaas ng kabitan ng ball race bearing. Pukpukin natin ito ng bahagya upang dumaon sa loob. Sunod naman natin itong upper outer race bearing. Siguraduhin pantay ang pagkakalapat nito para hindi magka-problema sa pagkakabit ng manubela. Pinagdagan ko nga pala ng grasser para siguradong magaan ang manubela kapag ginamit na ang motor. At dahil nakakabit na ang mga outer race bearing, maaari na ikabit ang T-post at higpitan ang lock nut ng T-post. Tsaka naman natin subukan at pakiramdaman kung may pumipigil sa manubela upang masiguradong fit na fit talaga ang mga ball race bearing na kinabit natin. Siya nga pala guys. Kailangan pala natin pukpukin ang bandang ilalim ng T-post para masiguradong nakalapat ng maayos ang mga outer race bearing ng ball race bearing na ating ikinabit. Kung napansin nyo guys, tumaas ito ng kaunti sa pagkakapukpuk. Ibig sabihin lang, hindi pa talaga ito nakalapat at kung sakaling kinabit nyo na agad lahat, may tendensing bigla itong lumuwag habang minamaneho. Dapat nyo rin itong tingnan guys, dapat hindi ito lumilihi sa pagbangga dahil ito ang stopper ng manubela. Kapag ito ay hindi nagtapat ng maayos, maaring tumama ang front shock o manubela ng motor sa gas tank. Ayan guys. Medyo nakalihis, kailangan pa natin i-compress o pukpukin paloob ang T-post para maglapat ng maayos ang mga bearing at para magtapat itong stopper ng manubela. Pansinin nyo guys, habang pinupukpok ko ang ilalim ng T-post, liliit naman ang siwang ng T-post, ibig sabihin lang tsaka lang naglapat ng maayos ang mga bearing. Para sigurado, pinukpok ko na rin ang upper part ng ball race bearing para siguradong lapat na lapat sa pagkakakabit. Matapos kong pukpukin, tiningnan ko naman ang stopper ng manubela kung ito ay siguradong nagtapat na. Ayan guys! Nagtapat na ang stopper ng manubela, pwede na natin ibalik ang lahat sa pagkakabaklas. Dapat ganyan na ganyan guys, dapat talagang nagbabanggaan yan. Kapag sigurado na ang pagkakakabit ng bearing, tsaka nyo palang ibalik o buuhin ang manubela at headlight ng CB125. Matapos mabuo, test naman natin at sakyan para malaman natin kung umayos ang dating problema nito. Sa parting ito guys, yung dating kalog sa manubela na nararamdaman ko ay nawala. At hindi na rin siya biglang sumisikip na parang lumalaban kapag liliko. Kung ako ang tatanungin guys, mas maayos ng iliko ang manubela nito kumpara sa dati, at siguradong compatible ang TMX155 at TMX125 ball race bearing sa CB125. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa aking mga YouTube subscriber at Facebook followers na patuloy na nanonood ng aking mga video. Ride safe always, thank you so much.